Nana, ikaw na muna ang pumalit sa trabaho ko. Gustuhin ko man na manatili doon, hindi na kaya ng katawan ko. Malungkot na balita ng tiyahe ni Shannon sa kanya. Napatigil ito sa paghuhugas ng mga pinggan at hinarap ang kanyang tiyahe. Tiya, hindi po ba magagalit yung amo niyo na ako ang papalit sa inyo? Na-inform niyo na po ba siya? Tanong pa ni Shena. Tumango ang kanyang tiyahin at tumupo sa upuan malapit sa kinatatayuan ni Shena. Hindi naman, saka ayos lang sa kanya. Sagot pa ng kanyang tiyahin. Tumango-tango si Shena. Mag-iisip kung tatanggapin niya ba ang alok ng kanyang tiyahin? O hindi dahil plano din sana niyang magtahanap ng trabaho. Plano niyang magpunta sa mall at doon mag-apply. Pag-iisipan ko pa, tiya. Tanging sagot niya lamang bago humarap ulit sa mga hugasin. Kahit alam ni Shena ang trabaho ng kanyang tiyahin, nagdadalawang isip pa din siya na tanggapin ito. Pero agad din siya nakapagdesisyon nang sumapit ang gabi. Sinabi niya agad iyon sa kanyang tiyahin, kaya naman ay natuwa ito. Naisip din kasi ni Shena na marami nang nagawa ang kanyang tiyahin sa kanya. Dahil siya na lamang ang meron siya. Gusto niyang kahit sa ganitong paraan, mapapasaya niya ang kanyang tiyahin. Isa pa, mas lalo siyang ginanahan at natuwa sa pagpili ng marinig mismo sa kanyang tiyahin kung magkano ang sinasahod dito. Niminsan kasi, hindi niya pa tinanong ang kanyang tiyahin tungkol dito. Hindi niya alam na ganito pala kalaki ang sinasahod ng tiyahin niya kada kinsenas o kaya sa isang buwan. Kinaumagahan, pinaghanda siya ng kanyang tiya ng kanyang mga gamit dahil agad-agad na siyang ihahatid doon ayon sa napagkasundahan ng tiyahin niya at ng kanyang amo. Alam mo pa kung bakit ikaw ang katang naisip ko na pwede bumalik sa akin doon? Biglang tanong ng tiyahin niya nang dumating siya sa maliit nilang salas na may bit-bit na mga bag na puno ng gamit. Napatigil sa glitisyena at tumingin sa kanyang tiyahin na kanina pa naghihintay sa kanya. Bakit niya po ba, tiya? Alam niyo din naman po na balak magpunta sa mall ngayon. Usisa niya. Inayos niya ang mga bag sa tapat ng upuan ng kanyang tiya at umupo na din siya doon. Dahil alam kong masipag ka at kakayanin mo doon. Medyo nahihirapan din kasi ako na umalis kapag walang papalit sa akin. Mapili din ang senyorito, kaya naman, ayaw niya nung kung sino-sino lang ang papasok dun bilang katulong niya. Paliwanag ng kanyang tiyahin, naniwanagan si Shena. Ngayon, alam na niya kung bakit. Pero natatakot pa rin siya kapag iniisip na baka masama ang ugaling ng kanyang magiging amo. Kahit na malaki ito magpasahod. Pagkatapos ng kanilang maliit na usapan, ay umalis na sila sa kanilang bahay at sumakay na ng jeep papunta sa mansyon na dating pinagtatrabahuhan ng kanyang tiyahin. Papatingin na siya ng pagmasdan sa wakas ang mansyon na dati ay kinikwento lamang sa kanya ng kanyang tiyahin na ngayon ay nakikita na niya ito ng malapitan. Nang nasa tapat na sila ng gate, pinindot ng tiyahin niya ang doorbell. Pagkatapos ay luminga ito sa kanya. Nariyan na maya-maya si Manang Beatrice. Nasasabit nitong saad sa kanya. Kinantihan niya ito ng ngiti at muling napatingin sa tapat na malaking gate ng mansyon. Di nga nagkamali ang kanyang tiyahin dahil agad na nagbukas ang gate. Kasabay noon ang paglabas ng isang matandang babae. Nakuha niya agad ang tingin nito dahil pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Parang naging yelo ang dalaga na natutunaw sa paraan ng pagtitig nito. Siya ba ang papalit sa iyo? Naninigurado nitong tanong ng matanda. May mga dala na silang gamit kaya naman imposibleng hindi niya iyon makuha agad. Agad na sumagot ang tiyahin niya. Oo, Manang B. Tahimik lang si Shena. Mas hinigpitan pa niya ang paghahawak sa kanyang mga bitbit. Medyo takot siya sa matandang babae dahil sa postura nito at ang paraan ng kanyang pagtatanong. Tumango ang matanda. At sa wakas ay inalis na rin ang tingin sa kanya. Sa loob na tayo mag-usap. Ani pa nito.
Sinundan nila ang Manang B na sinasabi ng kanyang tiyahin. Hindi pa sila tuluyan nakakapasok sa pintuan ng malaking bahay nang binulungan siya ng kanyang tiyahin. Siya ang mayordoma dito. Sabi pa nito. Pero huwag kang matakot dahil sa una lang yan masungid. Magkakasundo din kayo. Huwag mo lang kakalimutan na batiin kada umaga. Lalong-lalo na ang senyorito. Bilin sa kanya ng kanyang tiya. Agad na pinaluwanag sa kanya ang kanyang magiging trabaho sa mansyon. Muntik na nga sana siyang umatras ng mga pag-alaman na siya lamang ang katulong doon. Akala niya pa naman na marami sila dahil sa sobrang laki ng bahay. Hindi alam ni Shena kung kakayanin niya ang mga gawain. Gusto na lamang ni Shena na umuwi at umiyak. Pero iniisip niya naman ang kanyang tiyahin. Papaano na lamang kung hindi siya magtrabaho? Wala silang kakainin ng kanyang tiya. Wala pa silang mapuntahan na iba. Paano kaya nakakayanan ni tiya dito? Napakalaki ng mansyon. Alam naman na mayordoma ang gagawa ng lahat ng mga gagawin dito. Sabi ng kanyang isipan. Pagkatapos siyang kausapin ni Manang B, ay hinatid na siya nito kasama ang kanyang tiyahin sa kanyang magiging kwarto. Nagustuhan mo ba ang magiging kwarto mo, Shena? Tanong na matanda habang nakalibot ang tingin nito sa kabuuan ng kwarto. Pagkatapos, agad na bumaling ang maamang mukha ni Shena. Ngumiti siya ng bahagya bago sumagot. Oo naman po. Hindi niya rin inakala na ganito kagara ang magiging silid na isang katulong gaya niya. Pero, hindi pa rin mababawi ng magandang kwarto ang pagod na nararamdaman niya. Hindi pa siya nagsisimula sa trabaho pero parang napapagod na siya. Nang matapos na sila mag-usap, sinamahan ni Shena ang kanyang tiyan sa gate at namaalam ito. Thank you, tiya. Anya at hinawakan ng kamay ng kanyang tiya. Ingatan mo ang sarili mo ha. May tiwala ako sa'yo magagawa mo ng mabuti ang mga trabaho dito. Bilin sa kanya ng kanyang tiya. Maluha-luha si Shena nang muling tingnan ng kanyang tiyahin dahil nag-aalala siya sa kalagayan nito na isa na lamang ito sa kanilang bahay at hindi pa gaanong magaling. Inihatid lang siya sa mansyon dahil walang ibang gagawa noon. Bumaling ang kanyang tiyahin sa mayordoma. Ikaw na bahala dito sa pamangkin ko. Madali lang naman itong matuto. Anya pa niya bago tuluyan lumabas ng gate at naglakad papalayo. Pagkaalis ng kanyang tiya, ay piniliwanag sa kanya ng mayordoma ang mga gagawin niya. Lahat ng kailangan niyang gawin, mga bawal, at mga pwede niyang gawin. Inilibot din siya nito sa mansyon para masanay siya sa mga pasikot-sikot sa loob. Binalaan din siya ng mayordoma na palaging umiti sa harap ng kanilang senyorito dahil isa sa pinakaayaw nito ang malungkot kapag nakaharap sa kanya. Pinagpahinga din muna siya ng mayordoma dahil galing pa ito sa biyahe. Pumasok si Shena sa kanyang kwarto at inayos ang kanyang mga gamit bago lumapit sa kama. Sa malambot na kama. Ang laki ng kwarto na to para sa kwarto ko doon sa bahay. Anya pa nung nililibot niya ang kanyang tingin sa kabuuhan ng kwarto. Naninibago pa siya. Namamangha si Shena sa disenyo ng kanyang kwarto. Simple lang pero parang hindi silid, para sa katulong na katulad niya. Napapikit na lamang siya nang nakahiga na siya sa malambot na kama na ngayon niya lang naranasan sa tanang buhay niya. Iba din kasi ang mamahaling kama sa kanyang hinihigaan doon sa maliit nilang bahay. Bakit hindi ko pa nakikita ang senyorito? Takang tanong ni Shena na nakatitig sa kisame. Ilang oras na siya dito sa mansyon pero hindi niya pa ito nakikita. Nag-aalala siya baka masungit ito at masama ang ugali. Dahil kung ang tiyahin niya ay kayang tiisin ang ganung ugali, siya, alam niya sa sarili niya na hindi niya kaya. Sana naman kahit papaano maging maayos ang buhay katulong ko dito. Huling sambit niya bago ipikit ang kanyang mga mata. 2 oras ding nakatulog si Shena. Gustong gusto pa sana ng katawan niya na mahiga at matulog ulit, pero pinilit niya ang sariling bumangon at puntahan ng mayordoma kung saan man ito para alamin ang kanyang gagawin sa mga sandaling ito.
Hi po, Manang B. Bati niya nang matugpuan niya ito sa hardin. Sakto lang ang dating niya dahil nagdidilig ito ng mga bulaklak. Gising ka na pala. Pansin ng mayordoma at pinagpatuloy ang pagdidilig niya. Lumapit si Shena dito at pinagmasdan kung paano niya ginawa ito ng maayos. Iba kasi ang nakasanayan niya ang pagdidilig sa mga halaman sa kanila, tapos dito ay may ginagamit sila regadera. Alam mo ba, Iha? Ang mga bulaklak na ito ay paborito ng senyorito. Palagi siyang napunta dito sa hardin kapag narito siya sa bahay. Kwento nito kay Shena. Napatango naman si Shena at hindi maialis ang tingin sa mga rosas sa kanyang harapan. Iba't ibang klase ng rosas, pero ang gaganda nito. Pwede ko po bang matanong kung ilang taon na kayo rito? Pag-iiba niya ng tanong sa mayordoma. Ipinagbubuntis pa lang ang senyorito, narito na ako. Kaya kilala ko yung batang yun. Nakangiting saad ng mayordoma. Sumapit na ang gabi. Hindi pa rin naaaninag ni Shena ang senyorito. Hindi pa ito umuwi ng bahay. Tapos na lang silang maghapunan ng mayordoma. Tapos na rin ang mga gawain. Ngunit wala pa rin ito. Pinagsabihan si Shena ng mayordoma na natulog ng maaga dahil maaga siyang gigising kinaubagahan para sanayin ang sarili sa iba pang mga gawain. Nas nakalagitnaan na si Shena ng pagtulog nang maramdaman niyang umarko ang kamang hinihigaan niya at may taong tumabi sa kanya. Una ay binaliwala niya lamang ito dulot ng gusto pang matulog ng kanyang katawan. At sabi niya ay imposibleng may ibang tao na papasok sa kwarto niya. Pero makalipas ang ilang sandali, naramdaman niya na lamang ang mabigat na braso na nakapulupot sa kanyang tiyan. Dahil sa pagkabigla, ay naitulak niya ito kung saan. Agad siyang napabangon na marinig ang ingay na sinundan ng pagdating ng lalaki. Dali-dali siyang bumaba ng kama at tinignan kung totoo ito. At hindi siya nananaginip lamang. Oh my God! Tao nga! Gulat na gulat siya nang makita ang lalaki na nahulog galing sa kama niya. Wala itong malay. Nakasuot ito ng damit na mataas ang manggas, kulay abo at pantalon na kulay itim. Gulong-gulo ang buhok nito at ang ibang buhok ay nakatakip sa kanyang mukha. Apahawak si dibdib si Shena nang dahan-dahan niyang lapitan ang nakatihayang lalaki sa sahig. Natatakot siya na baka magising ito at bigla na lang siyang sapakin. Mukhang lasing ang lalaki dahil may naaamoy siyang matinding amoy ng alak mula dito. Sino to? At anong gagawin ko dito? Sino na lang kayang matinong tao na maglalasing tapos papasok sa bahay ng iba? Tapos doon matutulog. At sa sahig pa. Nakabusangot niyang reklamo. At matiim niyang tiningnan ang katawan ng tulog na taong ito. Gustong puntahan ni Shena ang mayordoma. Pero nagdadalawang isip siya dahil baka mahimbing na itong natutulog ngayon. Tumayo siyang muli at tiningnan ang oras sa kanyang telepono. 2 AM? Kinusot-kusot ni Shena ang kanyang mga mata bago bumalik kung saan nakahandusay ang lalaki. Sinubukan ni Shena nagisingin si Kason dahil natutulog pa ito pero hindi ito nagigising. Kung sino ka man, isusumbong kita bukas sa senyorito dahil pumasok ka sa kwarto ko. Bahala ka nga dyan. Inaantok na talaga ako. Humikap-hikap si Shena na bumalik sa kama at tuluyan ng nakatulog. Alas 5 ng umaga nang magising si Kason sa hindi niya kwarto. Napinitan itong bumangon dahil sa lamig na nararamdaman mula sa pagkakahiga ng matagal sa sahig. Napahawak din ito sa kanyang kumikirot na ulo. What I am doing here? And who is this girl? Reklamo niya nang makatayo ito. Bumalik agad siya ng kanyang kwarto dahil kailangan niya pang matulog. At sa kaakala ni Kason, ay guni-guni niya lamang ang dalaga na nakita niya. Pagkagising na pagkagising ni Shena, ay agad na hinanap niya ang lalaki sa sahig ngunit wala na ito. Baka panaginip ko lang yung kagabi.
anya pa niya sa kanyang sarili. Inayos niya muna ang higaan at ang kanyang sarili bago lumabas ang kwarto niya. Nagtungo na agad siya sa kusina. Good morning po! Masayang bati niya sa mayordoma. Magandang umaga din sa iyo, Shena. Bati nito pabalik. Tinuruan siya ng mayordoma kung paano lutuin ang mga pagkain na kadalasan na kinakain ng senyorito nila. Inabot sila ng ilang oras sa kusina dahil inisa-isa ng mayordoma na ipaliwanag sa kanya ang mga panghalo sa mga iyon. Pero hindi si Shena sigurado kung nasa ulo niya lahat ng iyon dahil sa dami ng mga itinuro sa kanya ng mayordoma. Dalhin mo na nga muna itong mga doon sa lamesa. At mamaya panigurado na andyan na ang senyorito. Huwag kang mag-alala dahil mabait naman yun. Kahit hindi halata. Saka formal kitang ipapakilala sa kanya mamaya. Huwag mo lang kakalimutan na batiin siya ha. Sabi pa ng mayordoma. Sige po. Tanging sagot na lamang ni Shena. Inisa-isang dalhin ni Shena ang mga inutos sa kanya ng mayordoma. Maingat niya itong inilapag sa lamesa dahil baka mahulog ang mga ito tapos sa tagal pa namang lutuin at ayaw niya namang mapagilitan sa unang araw pa lang ng kanyang trabaho. Inayos niya na maayos ang mga pagkain na nakahanda sa mesa at pasimpleng napangiti nang tingnan ang mga ito. Laking gulat niya nang may nagsalita sa kanyang likod. Who are you? Bulalas nito. Napasinghap siya at lumayo sa lamesa. Mas nagulat pa si Shena na makita ang suot nito. Tila napako ito sa kanyang kinatatayuan at hindi magawang makapagsalita. Bakit hindi ka makasagot? Iritang tanong nito sa kanya habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa, pabalik naman sa kanyang mukha. Sa mga sandaling iyon ay napaisip si Shena kung magkadugo ba sila ng mayordoma. Dahil magkatulad ang mga ito kung makatingin at makasuri sa kanya. Init na init si Kason, kakahintay sa sagot sa dalaga, kaya mas nadagdagad pa ang inis ito. Hindi niya ito kilala kaya nabigla din siya na makita ito na nag-aayos ng mga pagkain sa mesa at pagkain niya pa. So you're just gonna stand there and won't talk? Tanong pa ulit ni Kason, habang nakataas ang kabilang kilay nito sa dalaga. Ako po yung pumalit sa tiyahin ko bilang katulong rito, senyorito. Utal-utal na sagot ni Shena. Napagtanto ni Shena sa mga sandaling iyon na hindi pa naginipla ang nangyari kanina madaling araw, kundi totoo. At ang taong pumasok sa kanyang kwarto ay kaharap niya na ngayon. Tumangutang-ngo si Kason nang marinig ang naging sagot ni Shena. Hindi niya inasahan na ang dalaga ang papalit sa kanyang tiya. Dahil ang sabi sa kanya ay matanda ang papalit dito at hindi dalaga. Tumuwid ng upo si Kason bago magsalita muli. Pakiramdam ni Kason ay walang kaalam-alam ang dalaga sa mga gawaing bahay. Base sa itsura nito, kaya hindi siya lubos makapaniwala na magiging katulong niya ito. Isa lang ang gusto ko dito. Huwag mong pakialaman ang buhay ko kung ayaw mong matanggal sa trabaho. At gawin mo nang maayos ang trabaho mo para iwas ang sakit ng ulo kay Naibi. Kuha mo? Seryosong tanong sa kanya ni Kason. Opo. Tanging sagot ni Shena. Hindi makatingin si Shena kay Kason dahil baka maalala nito at narinig ang pinagsasabi niya kanina. Nakakahiya. One more thing. Sabi pa nito, call me senyorito, every time. At huwag kang magpo-po dahil nagmumukha akong matanda. Masungit na paalala nito. Okay po, senyorito. Sabi pa ni Shena. Nang matapos kausapin ni Kason si Shena, saka siya kinausap ng mayordoma. Lumapit pa ito sa tabi ng binata. Huwag kang mag-alala, mapapagkatiwalaan naman yan si Shena. Sabi pa ng mayordoma. Gumaan kahit papaano ang dibdib ni Shena. Tiningnan muli ni Kason si Shena. Just making sure she won't do something stupid. Anyways,
Did you orient her already? Tapos na, Senyorito. Sagot ni Madam B. Pagkatapos ng kanilang usapan, ay iniwan nila ito. Nang matapos kumain si Quezon, niligpit agad ni Shena ang pinagkainan nito at sumunod naman silang kumain ng mayordoma. Pagkatapos niyang kumain, ay inutusan siya na maglaban ng mga damit ng senyorito. Pinis siya na ang mga damit ng kanyang senyorito sa malapit sa kanilang washing machine. Itong mga damit niya na to, huwag mo ihahalo sa mga yan ha? Turo sa kanya ni Shena ng mayordoma. Iniba-iba ang lagayan ng mga damit ng kanyang senyorito. Sabi pa ng mayordoma sa kanya na ayusin ang mga iyon. Natatakot si Shena na maglaba dahil magkaibang magkaiba ang paglalaba sa mansyon sa paglalaba sa nakasanayan niya. Kung tutuusin, ang mga damit na lalabhan niya ay parang kakalaba pa lamang. Ang babango pa ng mga ito. Sigurado ba silang lalabhan na to? Kunot noong tanong niya habang kaharap ang isang damit na nasa kamay niya. Inusisa ito ni Shena ng maayos. Wala siyang nakitang kahit maliit na rumi sa mga damit ng kanyang senyorito. Nang napagod na siya sa kasusuri sa mga ito, sinimulan niya na itong labhan ayon sa binili ng kanyang mayordoma. Walang segundo na hindi siya kinakabahan habang naglalaba dahil alam niyang kapag nagkamali siya, makaubos ang sahod niya ng ilang buwan para lang mabayaran ang halaga ng masisira niya. Laking tuwa ang naramdaman ni Shena nang matapos niya ang mga ito isampay. Anong susunod na gagawin ko kaya? Pwede kaya magpahinga? Tanong niya sa sarili. Naglalakad si Shena ngayon papasok ng mansyon. Napansin agad na mayordoma ang dalaga, kaya inutusan na naman siya nito. Tanging oo lang ang nasagot ni Shena, kahit na gusto niya niyang magpahinga. Pagkatapos niyang labhan ang mga damit ng kanyang senyorito, napunta naman siya sa paglilinis sa buong salas. Lahat ng sulok at gamit doon ay pinalinisan sa kanya ng mayordoma. Napaisip na lang siya kung paano kaya kinakaya ng kanyang tiyahin ng ganitong trabaho. Isa lang ang katulong sa buong mansyon na gumagawa ng lahat ng gawain. Natagalan ito at inabot ng tanghali. Napahawak si Shena sa kanyang ulo nang matapos na ito. Nakasandal ito malapit sa isang frame dahil sa biglaang pagkahilo. Nanatili siya doon hanggang sa naging maayos na ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Dahil sa kalinlinis, ang dugyot na ng buhok niya na nakalimutan na din niyang suklayin kaninang umaga. Shena. Tawag ng mayordoma kay Shena. Humarap agad ang dalaga sa matanda na may bitbit itong isang supot. Po. Ani ni Shena. Naglakad papalapit sa kinatatayuan ni Shena ang mayordoma at iniabot ang supot na bitbit niya. Tiningnan muna ito ni Shena bago tinanggap. Ano po ito? Tanong ng dalaga bago kinuha sa kamay ng mayordoma ang supot. Iyan ang magiging uniforma mo dito simula bukas. Tatlo yan, pero pinapagawa pa yung dalawa. Hindi naman kakasya sa iyong uniforme ng tiyahin mo. Kaya pinagawa na kita. Paliwanag nito. Salamat po. Sabi pa ng dalaga. Bago pa man umalis ang mayordoma, ipinaalala niya naman kay Shena na diliga ng mga rosas ng kanilang senyorito kinabukasan. Inahitid lang ni Shena ang mga damit sa loob ng kanyang kwarto at namahinga saglit bago bumalik ng kusina para sa pananghalian. Umagang-umaga pa lang, galit na si Quezon ang tingnan ng mga damit niya na nilabhan ni Shena. Dahil sa galit at tinis ng binata, ay napasugod ito sa kwarto ng dalaga, bit-bit ang mga damit na nasira nito. Shena! Rinig na rinig ng dalaga ang malakas na sigaw ng senyorito nito galing sa labas ng kwarto niya. Alas 6 pa lang ng umaga pero ginising siya nito dahil sa sigaw. Walang nagawa ang inaantok pang dalaga kundi ang pagbuksa ng senyorito niya. Ano na naman ang ginawa mo sa mga damit ko? Hindi ka pa pinagsabihan na ayusin ang trabaho mo? You laundry my clothes for 3rd time. And yet, hindi mo pa rin magawa na maayos ang trabaho mo?
Alam mo ba kung magkano ang mga yan? Galit na galit na sermon ni Kason kay Shena. Isa-isang pinulot ng dalaga ang mga damit na nahulog. Sorry po, Senyorito Kason. Tanging sagot ni Shena dahil hindi niya din alam kung bakit nasira ang mga butones ng ibang damit nito. E ingat na ingat naman siyang labhan ng mga ito. Noong una siyang nakasira ng damit ng amo niya, kalahati na lang sa sahod niya ang nakuha niya. Tatlong buwan na siya rito at pangatlong beses na rin siyang napagalitan dahil sa iisang dahilan. This will be your last chance, Shena. Kapag hindi mo inayos ang trabaho mo, tuluyan kang mamamaalam sa mansyon na to. Banta sa kanya ni Kason. Hindi magawang tumingin ni Shena dito dahil nag-aalab ang mga mata ng kanyang senyorito. Umagang umaga pa lamang. Umalis agad si Kason at bumalik sa kanyang kwarto. Kinagabihan, habang nakaupo si Shena sa salas, napasilip ito sa bintana nang marinig ang kotse ni Kason. Nagbabaka sakali si Shena na hindi ito lasing dahil palagi na lang itong lasing kapag umuwi, kaya mas nahihirapan siya sa kanyang trabaho. Shena. Tawag sa kanya ni Kason. Maayos na naglalakad si Kason papalapit kay Shena. Malayo pa lang ay langhap na ng dalaga ang matapang na amoy ng inumin galing sa naglalakad na binata. Napailing ito sa kanyang isip. Lasing na naman. Mahina niyang reklamo. Akala niya ay hindi ito masyadong lasing dahil maayos pa naman na nakauwi at nakapaglakad. Pero, nabigla agad siya na yakapin siya ng binata ng napakahigpit na halos hindi na siya makahinga. Nahilo din siya sa amoy ng alak na galing sa binata. Buong lakas na hindugot ni Shena ang kanyang kaliwang kamay na nadaganan ni Kason. Nang nagawa niya to, hinang-hina siyang napaupo sa gilid ng binata. Nasanay na din si Shena sa ganitong eksena kapag umuwi si Kason. Sadyo mahina lang talaga ang katawan niya para sa binata. Pwede pong huwag ka nang uminom bukas, senyorito? Inis na pakiusap ng dalaga. Nakatingin ito ng masama sa walang malay na si Kason. Pagod na ako. Tapos babawasan mo pa ang sahod ko dahil sa nasira akong mga damit mo. Pero wala akong bonus na kakaalaga sa'yo kapag lasing ka. Ang unfair ha? Sumbat niya pa dito. May lakas loob na manumbat si Shena kapag lasing ito dahil alam niyang hindi nito maririnig ang kanyang mga panunumbat, lalo na kapag sobrang lasing nito. Hindi niya ito kayang gawin kapag gising na at nasa tamang huwisyo na ang senyorito. Dahil alam niyang parang dragon ng binata. Gusto niya nga sanang magtanong sa mayordoma kung anong nangyari sa kanilang senyorito. Na palagi itong lasing kaya lang. Baka magsumbong ito kay Kason at pagsabihan pa siya na nangihimasok sa pribadong buhay niya. Palaging pinaaalala ni Shena sa sarili niya, nakatulong lamang siya. Kaya dapat, ang trabaho niya lang ang gawin niya na maayos, hindi ang pakialaman ng buhay ng iba. Lalong-lalo na, ang buhay ng kanilang engineer na senyorito. Sinubukan ni Shena na patayuin ang katawan ni Kason pero napakabigat nito. Inalug-alug ni Shena ang balikat nito para magising naman at maalalayan niya ito papasok ng kwarto niya. Senyorito! Sigaw ni Shena sa tenga nito, sabay alog sa balikat. Umubra ang ginawa niya dahil gumalaw ang katawan ni Kason. Kaya lang, hindi pa rin ito nadala. Sinigawan na naman ni Shena ang tenga ng binata. Mas nilakasan pa niya ito. Yung tipong magigising pati kaluluwa ng binata. What? Nairitang tanong ng binata nang magising siya. Inirapan siya ni Shena. Tayo ka na, senyorito. O dyan ka na lang matutulog. Ayokong magpantay sa'yo ah. Malaki ka na naman. Baka nakakalimutan mo po, nakatulong ako. Hindi babysitter. Paalala niya pa na may konting inis. I want to stay here. Inaantok na sagot ni Kason sa dalaga. Sige,
Bahala ka. Ikaw ang may gusto niyan. Bulong ni Shena at tumayo na. Sinulyapan niya muna ang katawan ni Kason bago humakbang na isang beses. Akmang hahakbang na sana siya ng pangalawa nang napunta ang kamay ni Kason sa binti niya. Stay. Utos nito. Napakamos si Shena sa ulo. Inaantok na kasi ito tapos pagod siya para sa mga kalokohan ng kanyang senyorito. Kung hindi ka talaga tatayo dyan, bahala ka. Ikaw itong inom na inom tapos uuwi ka ng lasing, tapos magiginanyan ka. Senyorito, buong araw akong nagtatrabaho dito sa mansyon mo. Tapos aalagaan pa kita kapag lasing ka? Pagkatapos naman, babalik ka na naman sa pagiging dragon tuwing nahihimasmasan ka na. Sumbat ng dalaga na masama ang tingin kay Kason. Pagkatapos sumbatan ni Shena ang binata, nagising ito at nagpatulong sa dalaga papasok ng kanyang kwarto. Napahawak si Shena sa kanyang balikat na makalabas galing sa kwarto ng binata. Kinaumagahan, nagulat na lamang si Shena na maabutan ng kanyang senyorito. Nagising na at nakaupo malapit sa glass door. May hawak itong tasa na umuusok na kape. Naninibago si Shena dahil sa ilang buwan niya na naninilbihan dito sa bahay, ngayon niya lamang ito nakitang nagkakape. Lalong-lalo na ang tumambay doon banda. Tumalikod na si Shena para magtungo ng kusina at ipaghanda ang senyorito ng agahan. Pero tinawag siya nito. Ina! Malumanay na tawag sa kanya ni Kason. Napaningon agad siya para magbigay galang dito. Good morning, senyorito. Bati niya sa binata. Binaba ni Kason ang tasa sa lamesa sa harapan niya bago sinagot ang dalaga. Morning. Tipid na bati nito. Bakit parang nagulat ka nang makita ko dito? Am I not allowed to wake up early? Have some coffee and let the sun sing me. Am I not allowed to wake up early? Have some coffee and let the sun see me? Sunod-sunod na tanong ni Kason. Tumaas pa ng bahagya ang kilay nito dahil hindi agad nakasagot si Shena. Nabigla din si Shena sa naging tanong ng binata. Dahil una, hindi naman niya sinasadya na gano'n naging tupon ang kanyang reaksyon sa kanyang nakita. Mahigpit ang hawak ni Shena sa kanyang kamay na nasa likod niya. Hindi naman po sa ganon, senyorito. Sorry po. Paghingi niya ng tawad dito. Tininan lang siya ni Kason at muling sumipsid ng kanyang kape. Sa kusina muna ako, senyorito. Ipaghahanda kita na umagahan. Nagdag pa ni Shena. You don't have to prepare me for that. Nakapagluto na ako. Sagot ng binata na ikinalaki ng mata ni Shena. Po? Utal na saad ni Shena. Told you to drop that po when you're talking to me, Ina. Anyways, you may have your coffee now. Alam kong nagre-reklamo ka nakakaalaga sa akin tuwing... Alam mo na. Sabi pa nito. Napairap si Shena sa kanyang isipan. Anya pa? Buti alam ng kanyang senyorito na nahihirapan siya kakaalaga dito. Dapat nga, may dagdagang sahod niya. Ayos lang naman po yun, senyorito. Sabi pa ni Shena. Tinaasan na naman siya ng kilay ni Kason. Alam ni Kason na hindi yun ayos pero hindi niya rin masabi-sabi ang rason kung bakit siya naglalasing. Pinipilit niya naman ang sarili na hindi masyadong maglasing sa tuwing pumupunta siya sa club ng kanyang mga kaibigan at nakikipag-inuman sa mga ito. Pero hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya. I know it's not. Sige na. I'm not like this always, so grab this chance and relax. Alam ko nagkakape ka rin kaya magkape ka na. Huwag mo na lang muna isipin ang mga trabaho dito. Sabi pa ng binata. Sigurado kayo, senyorito? Paninigurado ni Shena. Napahalakhak ang binata sa naging tugon ng dalaga sa kanya.
bakit naman hindi? Tanong pabalik ni Kason na makabawi ito sa pagtawa. Pilit na tumango si Shena na nawirtuhan pa talaga siya sa kanyang senyorito. Sige. Wala nang bawian yan, senyorito, ah. Magkakapin na ako. Sabi niya pa. Mumiti si Kason bago sumagot. Nahihiwagaan din ito sa paraan ng pagsagot-sagot ni Shena. Prangka kasi ito kung magsalita. At makikita mo talaga sa kanyang mukha kung nagustuhan niya ang sinasabi mo o hindi. Go ahead. Sabi pa ni Kason na napatawa na naman ng bahagya. Tumango na lamang si Shena bago dali-daling nagtungo ng kusina. Grabe, ang weird ng isang yun ah. Sabi niya nang nagsimula na siyang magtimpla ng kape. Pinitbit niya ang kape niya sa living room at doon balak magpahinga. Sasamantalahin sana ni Shena ang kabaitan ng kanyang senyorito. Baka may regla si senyorito. Bulong niya sa kanyang sarili. Nang mapansin siya ni Kason, nilapitan siya nito, dala-dala rin ang kape niya at sabay silang nagkape habang nagkikwentuhan. Mula ng araw na yun, nag-iba na pakikitungo ni Kason sa dalaga. Naging malapit na din sila sa isa't isa. Madalang na rin itong umuwi ng nakainom. Hindi na tulad ng dati na gabi-gabing lasing at halos hindi na makalakad. Sabay na rin sila kung kumain at maraming beses na naglalaan si Kason ng oras niya na mamahinga sa bahay kapag walang trabaho. Hindi tulad dati na pagkatapos niyang magtrabaho ay tumutungo agad siya sa bar ng kanyang kaibigan. Kasalukuyan silang kumakain ngayon na agahan. Napatigil sa pagsubo si Shena at ang mayordoma nang biglang tumayo si Kason at sumayaw sa harapan nila. Muntik nang mahulog ang mga kubyertos na hawak nila dahil sa pagkabigla. Kalaunan ay natawa ang mga ito. Hawak-hawak ng dalaga ang kanilang mga tiyan habang patuloy sa pagtatawanan. Hindi ba masarap yung niluto kong sunny side up? Kaya ka nagkakaganyan, senyorito? Natatawang tanong ni Shena. Masakit na ang tiyan niya katatawa dito. Ang ganda-ganda na kanilang pagkain. Tapos, biglang tumayo si Kason at sumayaw lang ng baby shark. Sinamaan siya ng tingin ni Kason, tapos sumayaw na naman. Mas ginalingan niya pa sa pagkakataong ito kaya nagmumukha siyang baliw na bata. Tama na! Pag-aawat ni Shena, habang hawak-hawak ang tiyan niya na sumasakit na katatawa sa kanyang senyorito. Nakinig si Kason sa dalaga. Bumalik na siya sa kanyang upuan at ipinagpatuloy ang kanyang pagsubo ng pagkain. Masama pa rin ang tingin niya kay Shena dahil hagik-hik ito ng hagik-hik kapag napapatingin sa kanyang mukha. Stop laughing, ina! Suway niya dito. Tumahimik na si Shena at tumuwid ng upo. Tiningnan ni Shena si Kason at binigyan ng munting ngiti ang binata. Bakit ka pa kasi sumayaw ng ganon? Ang random mo, senyorito. Akala ko nasapian ka na ng espiritu ng mga batang ligaw. Sabi pa ni Shena. I was so pissed off to that music. Kahit saan sulok ako sa opisina ko, naririnig ko ang music na yan. And nakikita ko pa silang sumasayo kaya ginaya ko na lang para mawala sa isipan ko. It's weird. I know pero ayoko na tinatawanan mo ko. Pasungit itong saad. Napanguso pa ito na parang bata. Nagkibit-balika si Kason kasi hindi gumana ang plano niya. Hindi niya pa rin makalimutan ang sayaw na yon. Baka kailangan niya pang sayawin ng ilang beses. Kaya mo sinayaw para makalimutan mo? Natatawang tanong ni Shena. Yeah. Tipid na sagot ng binata. Kung nakisali ka na lang sa mga katrabaho mong sumayaw, mabuti pa. Sabi pa ni Shena. Inirapan ni Kason ni Shena kaya napahalakhak na naman ang dalaga. Not gonna do it. Masungit na tugon ni Kason. Eh di wag. Tugon ng dalaga. Dahil nasa tabi lang ni Kason si Shena, madali niya itong nahila papalapit sa kanya. Samahan mo na lang kaya ako sumayaw.
biro ng binata at kinindatan si Shena. Senyorito, kumakain po tayo ha. Paalala pa ni Shena habang nakaturo ang mga daliri nito sa mga pagkain sa harapan nila. Nilingon ni Quezon ang mayordoma. Nay, samahan mo ko sumayaw. Pakiusap ito. Tinawanan lang siya ng mayordoma. Iho, mamaya na yung sayo-sayo niyan. Tapusin muna natin itong agahan. Suway ng mayordoma. Napailing din si Shena dahil sa nasaksihang ugali ng kanyang senyorito. Hindi niya inakalang may ganitong klaseng ugali ang pinata. Dahil hindi mo talaga mawari sa kanyang mukha at tindig, lalo-lalo na kapag nagsaseryoso ito. Mabuti na lang at nakinig si Quezon sa matanda. Nagseryoso na sila sa pagkain. Pero si Shena, sekretong natawa kapag naaalala niya ang ginawa ng senyorito niya kanina. Lingit sa kaalaman ni Shena na napansin ito ni Quezon. Hey, stop it! Suway ni Quezon dito. Sinulyo pa ni Shena si Quezon at pinigyan ng munting ngiti. Okay, sabi mo eh. Tugon ni Shena. Napailing na lamang si Quezon sa tinuring ng dalaga. Pagkatapos nilang kumain, agad na naghugas si Shena ng mga pinggan. Nang matapos siya ay nagtungo ito sa salas para doon naman maglinis. Bakit ka maglilinis? Biglang tanong ni Quezon sa dalaga nang lapitan niya ito. Nagulantang si Shena at napahawak sa kanyang dibdib habang nakapikit ng dalawang mata dahil sa pagkagulat. Hindi halata sa mukha niya pero ang totoo ay nervyosa siya. Senyorito naman, malamang po, trabaho ko to. Reklamo ni Shena. Bumaba ang tingin ni Quezon sa bitbit ng dalaga. Iuwi mo na yan doon at maligo ka na. Wear something appropriate. Utos nito sa dalaga. Nakaayos na si Quezon. Nag-ayos ito pagkatapos niyang kumain. Nakalimutan niya ding sabihin na ipamamasyal niya ang dalawa ngayong araw. Kumunot ang noo ni Shena. Bakit? Hindi pa po ako tapos sa trabaho ko, senyorito. Anya ni Shena. Pumakawala ng buntong hininga si Quezon. Sino ba ang amo mo, Shena? Seryosong tanong nito sa dalaga. Ikaw. Mahinang sagot ni Shena. Inilagay muna ni Quezon ang kamay niya sa bulsa ng pantalong suot niya. Ako naman pala eh. Sundin mo ang mga pinag-uutos ko. Ibalik mo yung mga dala mo kung saan mo yan kinuha. At pumasok ka sa kwarto mo at maligo ka dun dahil may pupuntahan tayo. Madiin ito ang utos sa dalaga. Wala nang nagawa ang dalaga kung hindi ang ibalik ang mga gamit na dinala niya kanina sa sala. Pagkatapos naman ay nagtungo siya sa kanyang kwarto at nag-ayos tulad ng pinag-uutos ni Quezon. Pagkatapos mag-ayos ni Shena, ay agad siyang bumaba at naglakad papasok sa sala. Nadatnan niya doon si Quezon at ang mayordoma na nakaupo at mukhang hinihintay siya. Agad silang umalis ng mansyon. Ilang oras pa ang lumipas at nakarating sila sa mall. Hindi sanay si Shena sa mga ganitong bagay, kaya naman lumabas na parang katulong niya ang dalawa. Tama na ang mga ito, senyorito. Suway ni Shena na akmang kukuha na naman si Quezon ng damit para sa kanya. Nakaramdam na siya ng hiya dahil napakarami na nang pinamili nito sa kanya. At mukhang hindi naman niya kakayanin na bayaran ang mga ito. Kahit pa ang sweldo niya sa mansyon ng 6 na buwan. Anong tama na? Hinarap ni Quezon bitbit ang isang pares ng damit. Konti pa nga lang ang mga yan. Sabi pa nito at tuluyan na kumuha ng damit. Napakamot si Shena sa kanyang batok. Senyorito, hindi ko na po kayang bayaran ng mga nagagastos mo sa akin. Kaya last na yan, please. Pakiusap nito. Napalingon naman sa kanya si Quezon. Kanina pa reklamo na reklamo si Shena. Pero, pili pa rin ang pili ang binata. Hindi ko sinabing bayaran mo. Paalala ni Quezon. Tumahimik na lang ang dalaga at hindi na kumontra. Kahit
Labag na labag na ito sa kanyang loob. Wala na siyang magawa pa. Pagod na din siyang kasusuway sa binata. 2 taon ko yatang babayaran lahat ng to. Sabi pa ng utak niya habang tinitingnan ang mga damit niya sa harapan. Pagkatapos nilang mamili, ay kumain naman sila ng tanghalian sa isang restoran. Pagkatapos ay umuwi na rin sila sa bahay dahil tumatawag na ang kasamahan ni Kason sa trabaho na may kailangan itong suriin sa mga plates of engineer. Kinagabihan, lumabas si Shena sa kanyang kwarto at nagtungo ito sa veranda dahil hindi siya makatulog. Habang ninanamnam nito ang katahimikan, nakarinig siya ng yapak na papalapit sa kanyang gawi. Kaya naman, napalingon siya pero nang lumingon naman siya, ay wala naman siyang nakita. Napailing na lang ang dalaga at nagsalita. Bahagon-niguni ko lang yun. Anya pa sa kawalan. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa natutulog? Anong oras na siya na? Tanong ni Kason nang makalapit sa dalaga. Papasok na sana si Kason kanina sa kanyang silid nang mapansin niyang naglalakad patungo sa beranda si Shena. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na sundan ito. Hindi kasi ako makatulog, senyorito. Sagot ni Shena habang nakatingin sa kanyang amo na nakaharap sa kabilang bahay. Kayo, bakit hindi pa kayo natutulog? Tanong pabalik ng dalaga. Nakalimutan mo na yata ang late akong natutulog. Paalala niya pa na may malokong ngiti sa labi. Nanatili ang katahimikan sa kanilang pagitan. Walang ni isa ang gustong magsalita. Parehas din na nasa tapat ng mga tingin. Pero kalaunan ay nagsalita na rin si Kason habang tinapunan ng tingin ng dalaga. Interesado ka na bang mag-aral ulit? Tanong ni Kason. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon, why not? Pero sa ngayon, mahirap pa eh. Mag-iipon na lang siguro muna ako. Saka na pag marami na akong naipon. Mahinang sagot ni Shena, pero tama lang para marinig ito ni Kason. What if pag-aralin kita? Alok ng binata at kita niya ang naging reaksyon ng dalaga. Sabay silang humarap sa isa't isa. Pero si Shena ay yakap-yakap ang sarili dahil sa lamig sa beranda. Tumawa ng bahagya ang dalaga bago nagsalita. What if lang naman? Biro nito pabalik. Akala kasi ni Shena na nagbibiro lang si Kason nang sabihin niya yun kanina. I'm serious, Shena. May mga connections ako sa mga universities na pwedeng makatulong sa'yo. I can ask their favor to give you a scholarship. Full scholarship, Shena. Seryosong saad ni Kason. Napaisip naman kaagad si Shena dahil sayang din nga naman ang pagkakataon. Kaya lang, kapag nakapag-aral na ako, wala nang bubuhay sa tiya ko, senyorito. Gagastos pa ako sa eskwelahan. Parang hindi ko yata kakayanin yun. Rason ni Shena. Gustong gusto niyang mag-aral pero nahahati pa ang utak niya kung ano ang pipiliin dahil kapag nag-aral siya, ay gagastos siya. Pagkatapos, hindi pa siya makakapagtrabaho ng maayos. Kailangan niya pang buhayin ang kanyang tiya na may sakit at hindi kayang magtrabaho. Tumaas ang isang sulok ng labi ni Kason. Pwede ka pa din namang magtrabaho dito sa bahay para kahit papano ay may sahod ka kung nag-aalala ka sa tiya mo. You can stay and work here while you were studying. And isa pa, di ba ang sabi ko ay pag-aaralin kita? Ibig sabihin nun, pipigyan kita ng allowance. May sahod ka pa. At may allowance ka rin ng gagaling sa akin. So you don't need to worry in everything, Shena. I'll help you. Paliwanag ni Kason sa naguguluhang dalaga. Nagbabaka sakali si Kason na tanggapin niyo ang dalaga dahil para din naman yun sa kinabukasan niya. And what do you want in return? Tanong ni Shena na ikinabigla ni Kason. Hindi inakala ng binata na sa dami ng tanong, iyon pa ang itatanong ng dalaga sa kanya.
para kay Quezon, tumutulong at nagmamanlasakit lang siya nang walang kapalit at hindi naghahangad ng anuman. Nothing, Shena. Galingan mo lang. At siguraduhin mong magtatapos ka para sa sarili mo. Sagot ng binata na hindi inalis ang tingin sa dalaga. Pagkatapos nilang mag-usap, ay napagdesisyon na ng dalaga na matulog na. Dinalaw na rin ng antok si Shena at may trabaho pa ang senyorito. Bago pa man tuluyang makaalis si Shena, nagpasalamat muna siya kay Quezon. Maraming salamat po, senyorito. Sumilay sa labi ni Quezon ang ngiti dahil sa narinig. Kinaumagahan habang sila ay nag-aalmusal, may masayang balita si Quezon kay Shena. Ina, tawag ni Quezon rito. Napatigil sa pagsubo ng pagkain si Shena at kaagad na nag-angat ang tingin kay Quezon. Senyorito, tugon ni Shena. Nakausap ko na nga pala yung kakilala ko. Pwede ka nang mag-enroll ngayong pasukan. Pinapatanong niya rin kung ano ba ang gusto mong kunin na kurso. Sabi pa ni Quezon, nakaawa ang mga labi ni Shena na marinig iyon. Pero agad din niyang tinakpan ito gamit ang kanyang kamay nang marinig niya ang halakhak ni Quezon dahil sa naging reaksyon niya. Thank you talaga! Parang batang tubo ni Shena dahil sa sobrang tuwa ng dalaga. Anong gusto mong kunin na kurso? Tanong ni Quezon. Napaisip naman bigla si Shena. Engineering sana. Dream course ko kasi yon. Ani nito at pinagpatuloy na ang pagkain. Namangha si Quezon nang marinig yon kay Shena. Hindi niya lubos sa kalain na gusto rin pala ng dalaga ang klase ng trabaho niya. Nice! Pwede ka sa firm namin. Sabi pa ng binata. Mag-aaral pa po ako, senyorito. Advance masyado. Biro ni Shena. Tinawanan niya lang ang nag-iiling na binata. Mabilis lang kaya lumipas ang taon. Kita mo. Hindi mo na lang namamalayan. Inaabot na sa'yo ang diploma mo. Natatawang saad ni Quezon. Whatever you say, senyorito. Natawa na rin si Shena. Teka. Pagputol ni Quezon sa kanilang tawanan. Bakit senyorito? Kunot na ang tanong ng dalaga. May boyfriend ka na ba? Pag-iiba ng tanong ni Quezon. Tinuro ni Shena ang kanyang sarili. Ako? Inirapan siya ni Quezon. Malamang, ikaw. Sino bang kausap ko rito, Shena? May iba pa tayong kasama na hindi ko nakikita? Sarkastikong tanong ni Quezon. Kita mo to, sungit. Nagtatanong lang kasi ako. Baka naman kasi kausap mo yung plato na nasa harapan mo. Taso ni Shena na mas nagpainig pa sa binata. You're impossible. Sagutin mo na kasi ang tanong ko. Naiinis sa sambit ni Quezon. Baka nakakalimutan mo, senyorito, na nasa harapan tayo ng mga pagkain. Paalala ni Shena. Panahim itong natawa dahil nainis ang senyorito niya at sobrang bilis lang magbago ng lagay ng loob nito. Ano na? May boyfriend o wala? Ulit na tanong ni Quezon. Matagal na ng dalaga bago sumagot. Wala. As in, none. Anya ni Shena. Good. Bawal ka pa magka-boyfriend dahil sa gabal lang yan sa pag-aaral. Paalala ni Quezon. Tumaas ang kabilang kilay ni Shena at sinamaan niya ng tingin si Quezon. Hindi niya maintindihan kung paanong magiging sagabal yun. Hindi naman yung sagabal, senyorito. Basta ilagay lang sa tamang lugar ang pagjajowa. Ngiting-ngiting tugon ni Shena. Saan ba ang tamang lugar na yan? Pangkabong buhay kung ikukulong niya magiging jowa mo. Sarkastikong tugon ni Quezon at parang naiinis pa nga base sa tono ng boses nito. Pumakawala ang buntong hininga ng dalaga. Alam mo, senyorito, mabuti pa'y kumain na muna tayo ha. Maglalaba pa kasi ako ng mga damit mo eh. Tapos, may trabaho ka pa. Paalala ni Shena.
Pagkatapos ng kanilang pagtatalo, ay nagsikain na ang dalawa. Hindi nakasabay ang mayordoma dahil may pinuntahan ito. Ilang araw na rin ang lumipas mula nang sila ay maging mas komportable sa isa't isa. Nagtatawanan, nag-aasaran at nagbibiruan. Kung minsan pa ay binibilhan ni Kason ang dalaga na paborito nitong pagkain bago umuwi ng bahay. Wala naman itong mali siya kay Shena dahil para sa kanya, nagbago lang ang senyorito niya. Na naging mabait lang ito dahil baka naisip nito na hindi madali ang trabaho sa mansyon niya. Dumaan na naman ang isang linggo. Kasalukuyan naglilinis si Shena kasama ang mayordoma sa kusina. Dahil may paparating daw na bisita ang kanilang senyorito, ang isa sa mga kasamahan nito sa trabaho. Wala bang nabanggit na pangalan si Kason? Biglang tanong ng mayordoma sa kaligitnaan ng kanilang pagkahanda. Pangalan po ng ano? Naguguluhang tanong ni Shena. Hindi niya minsan maintindihan ang mga tanong ng matanda, katulad ngayon. Pangalan ng kanyang bisita? Sagot ng matanda. Wala naman po, Nanay B. Sabi pa ni Shena. Nanay B na rin ang tawag niya sa mayordoma mula nang maging maayos ang relasyon nila sa mansyon. Tumangutang-ulang ang mayordoma bilang tugon sa sinabi ni Shena. Ilang sandali pa ay nagsita ang mayordoma. Shena, may nag-doorbell. Baka yun na ang bisita ng senyorito. Pagbuksan mo na muna doon at ako ipupunta muna sa kwarto ng senyorito. Utos ng matanda kay Shena. Iniwan agad ni Shena ang kanyang ginagawa at sinunod ang utos ng mayordoma. Masaya itong naglalakad papunta sa gate. Sinilip niya muna ito bago pagbuksan. Pagkabukas niya ay sinalubong siya ng babae na nakasuit. Nakalugay ang buhok at maganda ang tindig nito. Saktong pagtingin niya rito, siya rin ang pagtingin ng babae sa kanya. Pinagmastan siya nito mula ulo hanggang paa. Habit ba ng mga tao na pagmasdan ako ng ganun? Tanong niya sa kanyang sarili. Ngumiti muna siya bago ito binati. Good morning, ma'am. Kayo po ba ang bisita ni senyorito? Tanong ni Shena sa dalaga. Yeah. Tipid na sagot nito. Inalok naman agad ni Shena na pumasok ito sa loob. Pasok po kayo. Tamang-tama ang pagdating nila sa salas dahil siya rin pagdating ni Kason galing sa kanyang kwarto. Nang makita ng babae si Kason, agad niya itong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Napasinghap na lang na nakatingin si Shena sa kanila. At hindi na siya nagpaalam pa sa dalawa. Agad siyang bumalik ng kusina kung saan naroon pa ang mayordoma. Sinalubong agad si Shena ng tanong nang makapasok siya sa kusina. Nariyan na ba ang babae? Tanong ni Nanay B. Lumapit muna si Shena sa gawin nito at naupo sa katapat na silya bago sinagot ang mayordoma. Oo, Nay. Tipid na sagot ni Shena. Bang gagawin ng babaeng yan dito? Hindi ko talaga alam dyan sa alaga ko kung bakit na kailangan magdala ng babae dito. Wala namang mall. Wala namang kahit anong maglilibang sa kanya. Sigurado akong maboboard lang ng isang yun. Tsaka, basta, kung ako lang ang masusunod, ayaw ko nang magdala yan ng babae dito. Pasungit ang saad ng mayordoma. Sumisilip-silip pa ito doon sa salas kung saan naupo na ngayon ang dalawa na nag-uusap. Pinagtikit ni Shena ang kanyang labi at pilit na ngumiti nang harapin niya ang mayordoma. Hayaan niya na po ang senyorito, Nay. Baka yan talaga ang gusto niya at ang magpapasaya sa kanya. Isa pa, baka may mahalaga silang pag-uusapan tungkol sa trabaho o kaya sa iba pang mga bagay. Paliwanag ni Shena sa matanda na halos hindi maialis ang tingin sa dalawa. Narinig pa ni Shena ang pagbuntong hininga ng matanda. Ramdam na ramdam din ni Shena na hindi pa man dumadating ang babae, hindi na maganda ang lagay ng loob ng matanda. Kaya pala akong inutusan niya na magbukas sa babae. Sabi pa ni Shena sa kanyang utak. Sa katunayan, wala naman silang gagawin sa kusina pero naroon silang nagtatambay dalawa. Sumunod lang din si Shena kung nasaan ang mayordoma. Ayaw ng dalaga na pakalat-kalat lang siya lalo pa
may bisita ang kanilang senyorito at baka hanapin rin siya kung may pag-uutos. Ilang sandali pa ay narinig niya ang pagtawag sa kanya na Quezon. Ina! Tawag nito sa kanya. Tinapunan niya muna ng tingin ng matanda. Nay, punta po muna ako doon. Baka kung ano yung pag-uutos ni senyorito. Paalam niya sa matanda. Hindi na niya ito inintay sumagot dahil naglakad na siya papasok ulit sa salas. At habang naglalakad siya, naroon nakapako ang tingin niya sa dalawa na masayang nag-uusap. Kung minsan pa nga ay tinutulak-tulak ng babae ang balikan ni Quezon at wala lang ito sa binata. Senyorito? Anya pa na makalapit siya. Hindi ibig sabihin ni Shena na sirain ang moment nila pero baka hanapin na naman siya ng binata at pagalitan pa kung matatagalan pa siyang lumapit dito. Naputo lang masayang pag-uusap ng dalawa nang dumating si Shena. Nakatayo lang ito sa gilid ng kanyang senyorito Quezon. Ah, ipaghanda mo kami ng merienda at dalhin mo sa taas. Sabi pa nito at tumayo na sila ng babae. Hindi na nag-abala si Shena na tingnan ito dahil alam niya at ramdam niya ang lagkit ng mata nito sa kanya kanina pa. Hindi naman niya ito inaano at hindi niya rin ito kilala. Dahil bisita siya ng kanyang senyorito, nararapat lang na siya ay igalang. Kaya pinaliwala na lang ni Shena ang inaasta nito. Lumayo siya ng konti para magbigay daan dahil sakto ang tayo niya sa daraanan nila. Copy, senyorito. Masayang tugon ni Shena dito. Hindi niya pinahahalata na hindi siya komportable sa babae. Magmerienda na rin kayo ninay ha? Paalala sa kanya ni Quezon. Sa taas na muna kami. Sabi pa nito bago siya tuluyang iwan mag-isa sa salas. Bumalik na si Shena sa kusina para kumuha ng panlinis sa mesa na naroon sa salas. Balak niyang linisin muna ito bago maghanda ng merienda para sa dalawa. Oh, anong pinag-uutos sa iyo ni Quezon? Sinalubong agad si Shena ng tanong ng mayordoma na nakapamewang. Nasimpleng napailing na lang si Shena sa nasaksihan niya sa mayordoma. Ah, magpapahanda po ng merienda nila ng kanyang bisita. Ihatid na lang daw po sa taas. Sagot ni Shena. Kinuha niya pamunas at pinakita ito sa mayordoma. Linisan ko lang po yung lumesa, babalik din ako agad. Pagkatapos na linisan ni Shena ang lamesa, ay agad siyang bumalik. Ibinalik rin niya ang pamunas kung saan niya ito kinuha. Hindi niya ba sinabi kung anong gagawin nila sa taas? Sa loob ng kwarto niya, bakit doon pa talaga sila? Kung pwede naman nilang gawin yung dapat nilang gawin dyan sa salas? Ang laki-laki ng sala kung gusto nilang magtrabaho eh. Reklamo pa ng matanda. Ramdam na ramdam ni Shena ang pagkairita ng matanda kanina pa. Nilapitan ito ni Shena at pinakalma. Ay, hayaan na lang po natin ang senyorito. Okay po ba? Magmeryenda na lang po muna tayo para makapagpahinga kayo. Iginaya niya ito sa upuan at pinaupo. Ako na lang po ang maghahanda ng merienda nila. Dito lang kayo. Parang pagod na po kayo eh. Kaya ko naman na. Sabi pa ni Shena. Tiningnan na matanda si Shena. Ikaw ang maghanda ng merienda nila. Tapos ako ang maghahatid sa taas. Sabi pa nito. Hindi ito nakikiusap. Parang nag-uuto siya sa paraan ng pagkakasabi niya kay Shena. Nay. Huminga muna si Shena para pakalmahin ang sarili. Ako na po ang maghahanda at ako na po ang maghahatid sa taas. Mapapagod lang po kayo sa pag-akyat doon. Tapos meron pa po kayong bit-bit. Kaya ako na lang. Tsaka baka pagalitan pa po ako ni Senyorito Quezon kapag kayo ang pinagdala ko dun eh. Ako naman ang inutusan niya. Rason ni Shena sa matanda. Nagbabaka sakali ang dalaga na gumana ito. Pero hindi. Hindi dahil umiiling lang ito. Ako ang maghahatid. Ako ang matanda kaya ako masusunod. Gusto ko nang sisain kung anong ginagawa nila doon. Baka kung anong ginagawa nila. Kilit na sabi ng mayordoma. Mukhang wala nang magagawa si Shena para pigilan ang nanay B niya. Inalalayan niya at tinulungan ng dalaga ang nanay B niya sa pagdala sa taas.
Pero hindi na siya pumasok ng kwarto ng kanyang senyorito. Agad itong bumalik sa kusina. Nakaramdam siya ng panunuyo ng lalamunan, kaya naman kumuha siya ng maginaw na tubig at uminom. Pagkatapos niyang uminom, naalala niyang yung bilin sa kanya na matanda bago siya tuluyang bumalik sa kusina. Bumalik ka na sa kwarto mo, pabayaan mo sila. Kapag pinagalitan ka ni Kayson, akong bahala sa kanya. Iyon ang paalala ng nanay B niya. Hindi niya maintindihan ang matanda kung bakit gano'n na lamang ang inaasta nito. Pero mas takot pa siya dito kaysa sa kanyang senyorito. Dahil nakikita ni Shena na ginagalang ni Kayson ang matanda. At alam niyang hindi ito kailanman magagalit dito. Nakadalawang hakbang pa lang siya nang napatigil si Shena dahil nakita niya na papalapit ang katawan ng babae sa gawi niya. Bit-bit nito ang tray na pinagdalhan nila kanina ng merienda sa taas. Akmang tutulungan niya sana ito, nang tinan siya nito ng masama kaya napaatras na lang si Shena para bigyan daan ng babae. Pagkatapos nitong ilapag ang dala sa stove, ay hinarap siya nito at walang ano-anong tinanong. Bakit hindi ikaw ang naghatid ng merienda sa taas? Di ba ikaw na pag-utusan ni Kayson? May gana ka pa talagang utos-utusan ng matanda ha? Singhal nito sa kanya. Nakaturo pa ang mga daliri nito sa kanyang mukha. Lumayo naman si Shena ng kaunti sa babae dahil damang-dama niya ang galit nito sa walang kadahilanan. Ama, hindi pinatapos ng babae si Shena sa kanyang sasabihin. Don't call me ma'am, call me miss. Utos nito habang hindi maalis-alis ang mga daliri na nakaturo sa kanya. Tumaas ang kabilang sulok ng kilay ni Shena dahil sa narinig. Pilit niyang iniintindi ang babae pero pakiramdam ni Shena ay sobra na ito. Pwede naman sana siyang kausapin na maayos, bakit kailangan pa niyang sigawan? Miss, whoever you are, una sa lahat, pinili po ako ni nanay na siya na lamang daw maghahatid sa taas. At para po maliwanagan kayo, hindi ko po inutusan si Nay at hindi ko kaya yung gawin sa kanya. Yun lang ba ang dahilan kung bakit galit kayo? Kalmang tanong ni Shena. Umiinit ang ulo niya pero mas pinili niya pa rin maging kalma. Mas sumama ang tingin sa kanya ng babae. Malayo ang pagitan nila sa isa't isa pero pakiramdam ni Shena masusunog siya sa mga titig ng babae. Hindi lang yan, marami pa. Singhal pa nito. Miss, hindi ko alam kung bakit ka nagagalit pero wala naman po akong ginawang mali sa'yo para maging ganyan ka. May kailangan ka po ba? Kasi kung wala na, magpapahinga na muna ako sa kwarto ko. Sabi pa sa kanya ni Shena. Gusto na rin ni Shena na lumayo sa babae dahil hindi niya talaga mapagtiyagaan na kasama ito. Baka mawalan pa siya ng respeto dito. Nabigla si Shena ng higitin ng babae ang kabila niyang balikat. Napadaig pa ito dahil sa pagkakahigpit ng hawak ng babae. Aray! Napadaig si Shena habang napahawak sa kanyang buwet. Parang isang pitik lang siyang itinulak ng babae. Parang isang papel lang ito na madaling mapalipad. Sinubukan ni Shena na tumayo. Hirap na hirap siya pero nagawa niya. Kahit sobrang hapti pa ng balikat at puwetan niya. Hinihingal-hingal niyang hinarap ang babae na nasisiyahang pinapanood siya. Nagdidilim ng paningin niya dahil sa galit. Kaya naman, nang makita niya ang baso na may lamang pang tubig, kaagad niya itong inabot at binuhos sa babae. May kanakaihan ng baso kaya naman maraming tubig ang natapon sa katawan ng babae. Pati mukha nito ay basang-basa. What did you do to me? Sobrang lakas na sigaw nito. Pilit pinapatuyo ang damit gamit ang kanyang palad. Sasagot na sana si Shena pero dumating si Kayson. Tumakbo ito papalapit sa babae para tulungan ito. You okay? Nag-aalala ang tanong nito. Obvious naman hindi, Kayson. Sira yata ang ulo ng katulong mo eh. Naiiyak na sumbong ng babae at itinuro si Shena nito. Palihim siyang natawa na mapakla. Siya pa ang inaway, siya pa ang naging masama ngayon. Siya na ang nasaktan, siya pa ang pinagmumukhang nanakit.
hindi makagalaw si Shena sa kinatatayuan niya. Nang sumalubong sa kanya ang nag-aalam na galit sa mata ni Quezon. What did you do to her, Shena? Galit na tanong nito. Napayuko ito dahil sa hiya at lakas ng boses ni Quezon. Wala. Wala naman akong ginawa sa kanya, senyorito. Utal-utal na paliwanag ni Shena. Wala? Wala nga ba? Bakit basang-basa si Stacy? Look at her dress! Shena, binuhusan mo siya ng tubig at kitang-kita mismo ng dalawang mata ko ang pangyayari. Magsisunungaling ka pa rin ba? Ha, Shena? Galit na galit si Quezon. Hindi ko naman siya bubuhusan ng tubig kung hindi niya ako itinulak. Paliwanag niya para ipagtanggol ang sarili. Galit si Shena dahil imbis na siya ang kampihan at pakinggan dahil sa pagsasabi niya ng totoo, siya pa ang napagalitan. I don't want to hear your stupid excuses anymore. Umalis ka na sa harap ko ngayon din. Sa pagkakataong ito, pati si Quezon ay dinuro-duro na rin siya. Umiinit na ang mga mata ni Shena. Ilang sandali na lamang, baka hindi na nito mapigilan ang sarili at maiyak na. Kaya naman, buong tapang niyang hinarap at tiningnan sa mata ang binata. Sige, bakit mo nga ba naman ako paniniwalaan? Eh katulong mo lang naman ako. Pagkasabi nun, ay agad siya tumakbo papalayo sa dalawa. Pumasok siya sa kanyang kwarto na humahagulhol sa iyak. Sobrang bigat na nang nararamdaman niya at pakiramdam niya ay kailangan na talaga niyang iiyak lahat ng ito. Hindi na kaya ni Shena magtapang-tapangan pa. Hinang-hina na siya. Hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya. Nagising na lamang siya ay gabi na. Nararamdaman pa niya ang paghahapdi ng kanyang mga mata dahil sa kakaiyak. Kahit sa kanyang pagtulog ay naiiyak siya. Nung gabing ding yon, mabilisan niyang inimpake lahat ng gamit niya. Umalis siya sa mansyon nang walang paalam. Kahit sa mayordoma, ay ninais niya na lamang na hindi na magpaalam para hindi na ito mag-alala pa. Hindi na rin niya ginawang mag-iwan pa ng sulat. Makalipas ang isang buwan, nag-aayos na si Shena ng kanyang sarili dahil isasama niya ang tiyan niya sa labas para mamili ng mga gamit. Medyo malaki-laki na din ang naipon ni Shena, kaya naman sa isang buwan na wala siyang trabaho, ay nakayanan niya tustusan na kanilang pangangailangan. Ang tanging alam lang ng tiyan niya ay napagod na siya sa trabaho at hindi niya kaya doon. Dahil iyon ang pinaniwala sa kanya ni Shena. Hindi ni Shena sinabi sa kanya ang totoong dahilan kung bakit siya umalis. Pilit na rin na kinalimutan ni Shena ang tungkol doon. At hindi na rin siya umaasa na maaalala pa siya ng senyorito at ng mayordoma. Sa isip niya, ay katulong lang siya at wala nang iba. Katulong lang siya at hanggang doon lang yon. Hindi nagsisisi si Shena na sagut-sagutin at manlaban sa babae. Nagpapasalamat pa nga siya dahil sa nangyari. Dahil ito ang dahilan kung bakit siya tuluyan nakaalis sa mansyon na dapat ay matagal na niyang ginawa. Shena! Narinig niyang tawag sa kanya ng kanyang tiya mula sa labas ng kanilang bahay. Tiya! Teka lang, magsusuklay lang po ako. Sigaw niya pabalik para marinig ito ng maayon ng kanyang tiya na naghihintay na sa kanya sa labas. Dali niya kinuha ang suklay niya. Bilisan mo, dali at may bisita ka! Sigaw na naman ang tiya niya. Napakunot ang noo niya nang marinig iyon. Wala akong bisita, tiya! At kung meron man, sino naman? Naku, tiya, andyan na ako. Masyado naman po kayo nagmamadali. Matutuloy naman po talaga tayo. Promise. Dali-dali niya habang binilisan ang pagsusuklay sa kanyang buhok. Matapos siya ay halos liparin niya ang daanan palabas kung saan naghihintay ang kanyang tiya. Anong ginagawa niyo rito, senyorito? Hindi makapaniwala ang tanong ni Shena na makita ang katawan ng dati niyang amo na nasa harapan niya ngayon. Sinusundo ka. Tipid na sagot ni Quezon kay Shena. Mas naguluhan si Shena. Ano ka, anghel? Saka sino nagsabi sa'yo na sasama ako? At kung oo, bakit naman? Sunod-sunod na tanong ni Shena.
Hindi pa niya nakakalimutan ang nangyari sa mansyon at wala na siyang balak na bumalik pa doon. Pakiramdam niya ay kapag bumalik siya, babalik na naman yung mga alaala kung saan hindi siya pinaniniwalaan ng taong akala niya ay kakampi niya. Dahil namiss ka na ni nanay at kailangan mo nang bumalik para hindi ko ipakulong ang tiya mo. Seryosong saad ni Kason. Nakapamulsa pa ito. Umiiling si Shena. Hindi! Nagsisinungaling ka! Kung tungkol kay nanay, maniniwala pa ako. Pero tungkol sa isa mo pang gawa-gawang kwento, hindi mo ako mapapaniwala. Kason, bakit mo naman ipapakulong ang tiya ko? E wala naman siyang utang sa'yo. Wala na kaming utang sa'yo kaya lubayan mo na kami. Umalis ka na! Tanggi ni Shena habang tinataboy ang binata. Nagmamatiga si Kason. Hindi siya umalis at wala itong balak umalis hanggat hindi niya nakukuha ang pakay niya. Ngumisi si Kason bago nagsalita. Tanungin mo ang tiya mo kung magkano ang benta niya sa'yo sa'kin. Agad na nilingon ni Shena ang kanyang tiya para kumpirmahin ang narinig. Nagbabaka sakali na gawa-gawa lang ito ng dati niyang amo para guluhin siya. Tiya, sabihin mo nagsisinungaling lang si Kason. Pakiusap pa ni Shena. Laylay ang balikat ang dalaga at halos maluha nang yumuko ang kanyang tiya. Isa lang ang ibig sabihin nun. Patawad, Shena. Tanging sambit ang tiya niya. Doon, napaluha ng tuluyan si Shena. Pero agad niya itong pinahidan ng kanyang panad. Bakit tiya? Kulang pa ba ako? Kulang pa po ba yung sahod na pinapadala ko? Tanong niya pa. Hindi siya sinagot ang tiya niya. Bagkus, ay tinaboy na siya nito pero paulit-ulit na humihingi ng kapatawaran. Walang imig si Shena sa loob ng kotse ni Kason. Wala itong pagpipilian kung hindi ang sumama sa binata. Kahit galit na galit siya dito. Gusto na nalang mabayaran ang pera na binigay ni Kason sa tiya niya para tuluyan na silang makalaya dito. Kanina pa siya kinakausap ng binata pero nisa sa mga tanong nito ay hindi niya sinagot. Bitawan mo ang kamay ko, Kason. Utos ni Shena. Mahigpit ang hawak ni Kason sa kamay niya nang lumabas siya ng kotse. Hindi. Not now. Not ever, Shena. Makaulugang sabi pa nito habang matihim na nakatingin sa kanyang mga mata. Pilit siyang nanlalaban pero mas malakas ang binata. Baka nakakalimutan mo na bumalik lang ako dito para bayaran yung perang binigay mo sa tiya ko. Wala nang ibang dahilan, senyorito. Pagtatrabahuhan ko yun. Kung dapat ay 24/7 ako magtrabaho para lang mabilis ang makawala dito, gagawin ko. Puno ng galit na pahayag ni Shena kay Kason. Wala akong pakialam sa nilabas kong pera, Shena! Ikaw! Ikaw ang gusto ko! Ikaw ang kailangan ko! Sabi pa ni Kason. Kahit si Kason ay nabigla sa mga katagang lubas sa kanyang bibig. Pero huli na para bawiin yun dahil alam niya naman na sa sarili niya na totoo ang sinabi niya. At galing ito sa puso niya. Hindi ngayon ang panahon para magpatawa, Senyorito Kason. Mabuti pa, pumasok na tayo sa loob na magpagpahinga na. Walang ganang tugon ni Shena at umuna na itong umakba. Hindi ako nagpapatawa, Ina. Hindi ako nagbibiro. At walang papasok sa loob ng pintuan na yan hanggat hindi tayo nag-uusap ng matino. Sabi ni Kason na nagpatahimik kay Shena. Niyakap agad ni Kason si Shena na makita niyang natatakot ito sa kanya. Hindi ba ako kapani-paniwala? Tanong pa nito kay Shena habang hinahalikan ang buhok nito. Hindi. Walang hiya ka kasi. Ako pa ang nagkapasa. Ako pa ang masama. Ako na yung kawawa. Ako pa yung naging alila. Sumbat ni Shena. At hindi ito yumakapabalik gawa ng kanyang nararamdamang galit sa binata. I know. At mali ako dun. I should have listened to your side.
Hindi siya pinatapos ni Shena. Makinig ka, Kason. Hindi mo ako pinaniniwalaan kasi hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Kahit naman alam mong wala akong balak manakit ng tao. Sabi pa ni Shena. Kaya nga, sana pabigyan mo ko ng pagkakataon na itama ang pagkakamali ko. Bigyan mo ko ng pagkakataon na bumawi sa'yo. At paninindigan ko tong nararamdaman ko. Padamdami na pahayag ni Kason. Masinigpitan nito ang pagkakayakap sa dalaga na tila ayaw niya itong makawala sa kanya. Bakit? Ano ba nararamdaman mo, senyorito? Baka may sakit ka, ah? Ginawa mo pa akong dahilan dyan. Grabe na talaga. Reklamo ni Shena. Nangangalay na ang kanyang dalawang kamay, kaya naman napayakap na ito pabalik sa binata. Palihim na napangiti si Kason sa nangyari. Siri, mahal lang kitang maldita ka. Mas hinigpitan niya ang yakap sa pagkakataong ito. Yung tipong wala siyang balak pakawala ng dalaga sa mga kamay niya. Hindi lang maamin agad ni Kason sa sarili pero ang totoo, una pa lang niyang nakita ang dalaga ay nahulog na ang loob niya rito. Kahit minsan, tanga at may pagkasuplada ito, mahal niya pa rin ito. Mas minahal niya ito dahil sa ugali na meron nito. Bonus na lang sa kanya ang napakaamo na mukha ni Shena. Tingnan mo to. Magtatapat na nga lang ng nararamdaman, mambubuli pa. Reklamo ni Shena. Kinurot niya ang braso ng binata. Matutuwa na sana siya at mapapatawa dito kaya lang binubuli na naman siya. Aray! Reklamo ni Kason. Buti na lang, mahal kita. Kaya hindi kita ipapakulong sa pangungurot mo sa braso ko. Mahal pa naman ang bayad pag ganun. Muling pangungulit sa kanya ni Kason at nagtawan silang dalawa. Ang pangit talaga pakinggan ng mga yan kapag galing sa'yo, senyorito. Natatawang biro ni Shena. Nababaguhan pa din siya sa binata. Hindi niya kasi lubos sa kanlain na mahal siya nito katulad na matagal na niyang nararamdaman sa binata. At tumawa na naman silang dalawa. Ayos lang kahit nakakarindi pakinggan. Basta galing sa puso yun. Saka, mahal mo din naman ako eh. Tawa ka pa ng tawa. Kinikilig na tugon ni Kason. Muli siyang kinurit ni Shena. Oo na. Namimilit eh. May bayad yun na, senyorito. Pinipilit mo kung mahalin ka. Pabirong sumbat ng dalaga. Okay then. What about... I'll spend the rest of my life with you. Will it pay the price? Binigyan nilang muli ang kanilang mga sarili ng pagkakataon upang makapagsimula ulit. Hindi bilang amo at katulong, kundi bilang magkasintahan. Binuksan nila ang isa na namang pahina ng kanilang mga buhay na magkasama, masaya at mahal na mahal ang isa't isa.